Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 2, 2024. At sa araw po na ito, tatala ang isang kasaysayan na sa kauna-unahang pagkakataon, meron pong vice-presidente ng Pilipinas na irereklamo po dyan po sa House of Representatives. Wala po tayong ibang tinutukoy ngayon kung hindi ang impeachment complaint. Ito na nga po. Ayon po sa akbayan, tuloy na po talaga. At kung ako po tatanungin ninyo, bagamat ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ayaw po ng impeachment, pero si Top 1, 101% sumusuporta po ako dito po sa nilalayon na patalsikin sa pagiging ikalawang Pangulo ng Pilipinas, ito pong si Pusit. Napakarami na pong mga pinagagagawa ng mga Duterte. At in particular, ito pong si Sara Duterte, parang above the law po ito eh. Kaya dapat tuldo ka na po yung kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Basahin po natin ang balita kaugnay po nitong ating tatalakaying issue. Ano? Sabi po dito mula po sa balita.mb.com.ph, impeachment complaint versus BP Sara ihahain iba't ibang grupo. Parang barok yung... Parang barok yung headline. Kinumpirma ng akbayan na nakatakdang maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang iba't ibang grupo dakong ikadalawa at kalahati ng hapon ngayong Lunes, December 2. At ngayon po ay 2:47 na, baka kasalukuyan na po ngayong pinaparesibyan dyan po sa House of Representatives. Ayon sa ulat, kasama sa mga grupo ng maghahain ng reklamo upang patalsikin sa pwesto si Duterte ay ang advocacy groups, civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at mga pamilya umano ng mga biktima ng Oplan Tukhang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-endorso raw ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang naturang unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Developing story pa po ito mga tol, pero may nakita po tayo sa Facebook na isinare po nito pong Impact Leadership, at ayon nga po dito sa kanilang shared post, isara na ang bangungot na dulot ni Sara. Yan po yung titulo. Naka bold letter pa po ito at caps lock. Akbayan Representative Percy Sendanya on his endorsement of the first impeachment complaint versus Vice President Sara. Today, basahin po natin, I formally endorse the first ever and historic impeachment complaint filed by our citizens against Vice President Sara Duterte. This moment marks a critical juncture in our nation's demand for accountability. I stand in full support of the brave citizen calling for Duterte to answer for her blatant violations of the Constitution, egregious corruption, and complicity in mass murder. Panahon na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Vice President Duterte deserves to be impeached for her abuse of power and plunder of the nation's coffers. The Filipino people deserve a vice president who is ethical, accountable, and committed to public service, not one who weaponizes authority for personal gain. The effort to hold Sara Duterte accountable is inseparable from the broader campaign to make her father and their allies answer for their high crimes. The Duterte regime's bloody war on drugs claimed tens of thousands of lives, leaving behind a trail of grieving families demanding justice, closure, and healing. Such closure remains elusive while the perpetrator of these atrocities continue to evade accountability and cling to power. Our country must not allow the Duterte family's legacy of corruption and mass murder to persist unchallenged. The entrenched culture of impunity
and graft will only be dismantled when those who perpetuate and profit from it are held to account. This impeachment complaint is but a first step. It must inspire and pave the way for further efforts to bring the Dutertes and their allies before the altar of justice. We must demand a future free from the shadows of corruption and abuse, a future where power is wielded responsibly and in service of the Filipino people. Pahayag po iyan ng Akbayan representative na si Percy Sendanya. Kung hindi tayo nagkakamali, bagong kongresista pa lamang po ito, no? Kailan lamang po nabigyan ng seat muli ang Akbayan Party List at ngayon siya pa ang gumawa ng kasaysayan sa ating bansa dahil wala pa po kasing vice presidente ang na-impeach, ano? Titingnan natin kung saan po pupunta ang hakbang po na ito ng Akbayan Party List. At subukan nga natin mag-update sa YouTube. Baka may mga live streaming na ito na nga. Covered na po ito ng ABS-CBN News Live. Tingnan po natin ito. Very good. Mga tol, very good ba to? Very good. Asar na naman yung mga alipores ni Pusit, oh, yung mga didishit. Very good, very good. Hindi topak-topak, ha? Very good, very good. Very good. What goes around comes around, ano? Dati si Leila De Lima ang pinersecute nila. Ngayon isa si Leila De Lima ang nasa likod ng impeachment complaint laban kay Pusit. Ayan, pinapakita po kasalukuyan nito pong si Leila De Lima, yung verified or impeachment complaint. Kasama niya po si Congressman, pangalan ulit nun, di kasi kilala eh. Sendanya. Ayan. Hawak po nila yung impeachment complaint, mga tol. Makapal-kapal po ito. A verified complaint. Pakinggan natin sila. Very good. Good news ba to, mga tol? Good news ba to? Good news talaga sa akin to, eh. No? Good news to. Mga didishit, ano na yan? Ha? Kabahan na kayo, mga didishit. Very good. Impeach. Dapat talaga ma-impeach si Sarah. Very good. Wala muna tayong discussion. Nangasar lang ako ngayon. Very good. Sooner or later, makikita na natin yung mga bank accounts, ano, pag umakit na ito sa Senado. Ako, naniniwala ako, mga tol, na ito pong impeachment complaint na ito, makakakuha po ito ng sapat na bilang ng mga kongresista despite of the fact that our beloved president ay ayaw nang i-impeach itong si Pusit, no? Pero makakakuha yan. Naniniwala ako dyan. Kaya very good, very good. Ha? Very good talaga yan. Tingnan nga natin
Dito tayo, CN News 18. Puntahan natin to. Papatama ko sa pred. Okay, ganyan yan. Parang karma is life talaga eh, no? Karma is real. Yung mismong mga kasamahan ni Rodrigo Duterte dati na naggagaganon. Di ba naalala niyo yung mga tol, di kita sa camera? Di ba nakaganyan si Rodrigo Duterte kasama ng mga aktivista, pati mga NPA? Ngayon, yung mismong sumusuporta sa kanya dati na nagising na sa katotohanan, yun mismo yung mag-i-impeach sa kanyang anak. Very good, very good. Almonte! Sir, excuse na, sir! Yun! Iba talaga nangyari sa Pilipinas, ano mga tol? Yung vice presidente ang in-impeach. Wala naman kasi talagang issue kay Pangulong Bongbong Marcos na ganun ka kalala. May mga issue, pero normal naman po sa gobyerno, hindi po perpekto ang gobyerno. Pero iba kasi ang sitwasyon dito kay Pusit eh. Ha? Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan po dito. Milyones. Hindi lang milyones, daang milyon ang pinag-uusapan. At saka, bukod pa doon, yung mga pinaggagawa niya sa kasalukuyan, no? Yung kanyang mga uncalled for, morbid, and ano bang adjective ang pwede nating gamitin sa mga remarks nitong si Sara Duterte. Kaya, very good, very good. Ano tayo, infirmary. Yes, sir. Nag-de-shits kayo. Screenshot nyo mga tol yung mapangit kong mukha. Asar talo yung mga DD shits eh, no? Kala nyo ha? Ipasabi-sabi pa kayo ng week si Pangulong Bongbong Marcos. Screenshot nyo para maganda yung mukha ni Tapuan ng pangit. May nako. Nak na tetting na yan. Very good, very good. Pikon na pikon yung mga DDs ito. Pikon na pikon. Sino, kumanta ako ngayon dito nang arayin ako? posing ba? Posing para hindi blur. Sandali. Shoutout sa'yo, banat mo ya. Ulit, ulit, ulit. Ay, nako. Ang sarap mga sar. Mantetin kayo mga DD sheets kayo. Kala nyo ha? Kala nyo lang yun. Ito na. Tiger natin. Sino yung kalbo? Ah, si Father pala yun, yung kalbo. So, video center. Very good, very good talaga. Oh, problema sa Senate pero wala akong pakialam. Kahit hindi makonvict ito si Sara, ang gusto ko makita yung ebidensya. Ano? Ipapublic yun eh. Mapapanood natin yung impeachment trial. Papakita doon yung mga ebidensya. Oh, yun ang mahalaga sa akin. Wala akong pakialam kung makonvict o hindi makonvict ito si Sara. Makukonvict naman ito. Naniniwala ako sa mga kriminal na kaso nito.
Tuloy natin. Oh, nawala na yung mga DD sheets. Masakit ba ang katotohanan ngayon? Dunin ko kaya yung wig ni anak ko. May wig ang anak ko eh. Kayain ko si si Piatos. Sandali. Kunin natin yung wig. Pakikita niyo pa yung live? Kuya, yari na sa sabi Mag-grand meltdown muna si Pusit ngayon. Nire-reklamo pa lang siya. Anak ko. Oh, mga DD sheets. Talaga kayo, ha? Oy, Merkado. Sara, maraming salamat, ha? Wala, di makaporma mga DD sheets ngayon. Oh, di sila makapangkasar ngayon. Kahit sabihin nilang tapang-tapangan sila. Ha? Huh? For the first time, Vice Presidente in-impeach, ay inireklamo ng impeachment? Mino kaya ka tayo? Yeah, maraming salamat ha sa mga nanonood sa atin. Makasar tayo. thank you sa inyo. Thank you mga tol. May mga panaymura na rito. Very good. Ha? Huh? Pinagmumumura ako ng mga DDC to. Ito, ipapalapa ako kayo rito kay Mama Dog. Pabi, ikaw muna, pabi. Oh, si Mama Dog, oh. Tama na. Kumakipas. Harap na rin si... Wala pang... Magbasa nga muna tayo. Anong masasabi nyo rito, mga tol? Dito sa napapanood natin, tagumpay ito so far ha, ng mga Pilipino. Ang reklamo kay Sara Duterte sa Kongreso so far, initial step po yan para sa tagumpay nating mga Pilipino. Ako, regardless, makonbik o hindi makonbik itong si Sara Duterte, wala akong pakialam. Ang nais ko lang talaga, ma-impeach sa Kongreso, umakyat sa Senado, magkaroon ng public trial, makita natin ang mga ebidensya. Yon ang nais po natin dito.
impeachment para kay Martires. Eh, si Martires, mga tol, hindi na kinakailangan impeach yun. Sa July next year, eh, kailan ba birthday ni Martires? Si Ombudsman Martires? Kailan ba birthday nun? Martires. January 2, 1949. Malapit na pala eh. January 2. Pero magsi 7 years siya sa July eh, next year. Next year mga tol, wala na to si Martires. Kaya hindi na to kailangan paglaanan pa ng panahon para i-impeach. Tiyagain na lang natin na nandyan siya at nagpapahayag kagad na walang kasalanan si Pusit. Kasi yun ang paniniwala niya. Timanok, kinilaro niya kagad eh. Si Sara Duterte na wala daw kasalanan eh. Oo. Very good, very good. Dapat ma-impeach na yung gagang Sara Duterte at makulong pati sana ang tatay nilang Palamura. Eh, hindi naman pwedeng i-impeach si Rodrigo Duterte. Ano na po siya, privado na individual. Sana wag manalo sa pagka-mayor. Yun po ang ninanais natin dyan. Huwag siyang manalo sa pagka-alkalde. Sana manalo po. Ito pong si dating congressman at dating chairperson ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles. Ay, hindi na ba na? Kasi yung ano din eh. Ano na, kayo na may. Pwede. Grabe. Buong mundo to, mga tol, balita. Buong mundo. Ito ba nangangapit? Kahit na yan. Nangangalay na rin. Nakatagalakang sawon yun. Nilalabas. Uwan na tayo. Father Robert. Ibuin na tayo. Meron pa palang picture, oh. Saan yung picture? Paano natin makukuha? Pakita ko lang sa inyo yung picture ng grupo nila Congressman Sendanya. Ito. Ito yung picture, oh. Yan, oh. Impeachment complaint against VP Sara Duterte. Ngayong araw ang magdalo kasama ng iba't ibang sektor ng ating lipunan ay maghahain ng impeachment at nangyari na complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito ang nararapat at tamang gawin pagkatapos mailantad, bla bla bla. Yan. Wala sa Facebook ni Gary Alejandro. Kapunan mo ito. Okay? Masaya tayo mga tol. Ako personally masaya ako dito. Ito yung sinasabi na kahit gustuhin ng ating pangulo, may demokrasya po tayo eh. No? Saka merong separation of powers. Hindi porket ginusto ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay susunod na kagad ang mga nasa Kongreso.
nakikiusap si Pangulong Bongbong Marcos, payo pa nga. According nga kay Congressman, sino to? Rog Gutierrez, advice ang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Oh, ito ah, balikan natin to. 07 AM, wala pa akong naririnig. Wala pa akong hindi naman namin pwedeng kanina to. Basta na lang upuan. So, kanina to, pero ngayon. Na lang natin kung pero ngayon may reklamo na. We have our different agenda for the different committees and we are still pursuing. Yan yung press conference kanina nung hindi pa nagpa-file ng impeachment complaint ang mga grupo na ito. Ngayon iba na ang sitwasyon. Siyempre pag nagpa-press con ngayon yung mga kongresista, ibang mga katanungan na ang maaari nilang ma-receive. At sasagot sila ngayon according sa development ng story. Oh, mga DD sheets, walang iyakan ha. Walang iyakan mga DD sheets. Hmm? Yan natin kung saan hahantong ang tagpo na ito. Shout out po sa 1,129 watching from Facebook and YouTube. Maraming maraming salamat. Masaya ba kayo dito mga tol? Masaya ba kayo na makita natin na inireklamo na si Sara Duterte formally sa House of Representatives para sa isang impeachment laban sa kanya? Sabi ni Ana Pascual, I am kakampink, but mas gugustuhin ko na lang si PBBM kaysa mga Duterte. At you support for him, sana yun, nawala yung binabasa ko. Tumalon. O, lahat sila masasayaw. No? Si Nataliin Montebano, masaya siya. Elisis, 460, masaya. Si Wonder Woman, masayang masaya. Ha? Oh, super saya. Ang daming mga masaya. Mercado Sara, Audi Dasalia. Eh, kung hindi lang lumakad si Mami Best Friend, sigurado masaya din yun na ma-impeach itong si Tambalustay Sara Duterte. Shoutout kay Mami Best Friend and Chicharon Bulaklak. Nakita ko nung si Mami Christina Baker kanina, dumaan. Ano? Si Ate Josephine Makatula, shoutout po sa inyo. Kay Ate Ludi Pamilar, kay Tol Antonio, maraming salamat Tol ah. Kay Telma A. Ponce, kay parang Yayam Dizon, belated happy birthday. Nako, ba't ko in-announce? Eh sabi ko lang naman, belated happy birthday. Pwede yung nung nakaraang buwan, nakaraang buwan-buwan, nakaraang linggo, nakaraang araw. Yan. Okay, super saya. Oh, napapasawakas pa sila. Oh. Sa wakas. Ibet NP, yan. Pido Dido. Sonadyo Galimina. Shout out po sa inyong lahat. Masaya talaga ang atmosphere natin ngayon, ano? Kakaiba. Ha? Reklamo pa lang ito. How much more kung makonvict itong si Pusit? Wala, sir. Sir, labas ka pala. Sir, labas ka muna. Ito, abangan natin yung press con. Diyan na kayo sa paglabasan. Dapat pala nakapagpaalam at pumunta sa House of Representatives, ano? Maganda to eh. Dapat pala nagpunta ako doon sa kauna-unahang pagkakataon. Kasi ang una at huli kong punta sa House of Representatives, pulis pa ako eh. Una at huli ko yun eh. Nasa private undertaking kami. Pero off duty syempre. Inimbitahan kami doon. Kasama namin yung kapitan. Bisita ng isang kongresista. At doon, na-witness ko yung Congress, yung House of Representatives. And since then, hindi na ako nakabalik dyan. Pero dapat pala, pumunta ako ngayon. Ano? Paalam tayo sa mga kakilala dyan. Para na-witness natin yung pagpapile mismo ng verified complaint dito po kay Pusit. Shoutout sa 1,000 ha, na nanonood sa YouTube at 200 plus sa Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyo. Masa ba? 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 Masa ba?
Tagal ng press con. Dapat lang, pray lang natin na hindi gumawa ng ikagugulo ng ating bansa. Eh, malamang sa malamang, gagawa sila ng ikagugulo. Pero naniniwala ako, kaya yung kontrolin. Kaya yung kontrolin at papanagutin yung kapitid, ang mga magtatangka na yan. Maring Connie, shoutout sa'yo, ha? Ito na. Hanap nga tayo ng iba, baka meron tayong masagap na latest. Tignan natin. Ito. Wala. Naka-regular session ng ano eh. Ayan, biruin mo oh. Yung mga international YouTube channel oh. Kino-cover ngayon ito. Nasa Crux oh. Crux. Ibian Bell, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you. Si Attorney Claire, daming nanonood oh. 5,200 ang nanonood kay Attorney Claire. Diba? Impeach, impeach, impeach. Yuri Sasaki, maraming salamat po. Natutuwa talaga sila. Salamat po sa blessing po ninyo. Ha? Kailan po hearing ng Quadcom? Wala pa pong schedule eh. Wala pa pong schedule yung Quadcom kung kailan po yung susunod. Basta nakakalabing dalawa na po sila at pinospone nung, pinospone pala yung good government and public accountability. Pero so far, wala pa tayong alam kung kailan yung specific date ng susunod na Quadcom hearing. Hoy, umaatake na yung mga trolls ng DD Sheets, oh. Puro spamming sila dito sa live, oh. Ano kaya ito? Pinusinan sa atin. Pupuna naman po kayo mamaya. Pwede nyo silang ma-interview after mga pang-file. Pwede po doon pala tayo sa pinto. Kasi wala pa ng segment. Ito pala yung kanina. Ito yung kanina, oh. Akalain mo yung pinersecute nila noon na si Leila De Lima, siya pa ngayon yung nangunguna para mag-file ng verified complaint dito kay Sara Duterte. Rida Boggs, maraming salamat ha. Puntahan nga natin yung video na yun. Ipakita ko sa inyo mga tol. Puntahan natin yung video. Ayan, ito. Ito siya. Pero ito po yung live feed mula po sa House of Representatives. Courtesy po ito ng AFI. At ang ginagamit po nating YouTube channel ay ito pong sa CNN News 18. Oh? Diba? At bangabangan lang natin mga tol, mahalaga itong press conference na o yung statement na kanila pong ihahayag after po na maproseso na talaga yung reklamo. Kung may lumalabas, sino-sino kaya ito? Ah, hindi. Mga staff lang din. Ano na?
Salamat sa inyong pong lahat, mga tol. Masaya po tayo ngayon pong December 2, finally, tumala sa kasaysayan ng Pilipinas ang isang vice-presidente na nagngangalang Sara Duterte ay na-impeach. Hindi, nireklamo for impeachment. Hindi pa na-impeach. Nireklamo for impeachment. Diba, sinubukan nilang gawin kay Lenny Robredo na matanggal ito sa pwesto sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso, pero hindi naman sila nagtagumpay kasi walang basihan eh. For impeachment kay Lenny Robredo, kaya kasong kriminal lang ang ginawa nila, pero hindi rin sila nagtagumpay. Binasura po ito ng prosecutor's office. Oh, ngayon, yung pagtatangka nila na yon sa dating vice-presidente ng Pilipinas, ngayon nangyayari kay Pusit, sa anak mismo ng nag-persecute sa mga tao na ito, particular si Leila Delimio. This is karma, no? Karma po ito, naniniwala po akong karma po ito. Pero syempre, ito ay pansamantala pa lamang. At mangyayari lamang na totally maging karma ito kung mauuwi sa impeachment sa Senado. At hindi rin natin alam pagdating sa Senado kung ito ba ay mauuwi sa conviction. Pero babalik ako dun sa sinasabi ko na whether makonvict o hindi makonvict, okay lang. Ang mahalaga, si Sara Duterte maisalang sa isang impeachment trial at maipakita ang mga ebidensya laban sa kanya. Oh, yan, ha. Sa 1,043 watching, maraming maraming salamat. Sa mahigit 300 o 200 plus na nanonood sa ating Facebook, maraming maraming salamat po sa inyo. 286 from Facebook, 1,043 from YouTube. Karma is real. Karma is near. Ayos yan, ha. Kakasuhan ni Congress Barber ang mga vloggers na bayaran. Totoo po yan. At nagreklamo na po si Congressman Barbers sa National Bureau of Investigation. Pero nagre-react po yung isang prosecutor, yung didishit na na prosecutor. Ito po yung didishit na prosecutor, yo. Nagre-react siya. Wala naman siyang binabanggit na pangalan, pero ito yung kanyang sinasabi. Before suing anyone for your bad public image, make sure you did nothing to earn it. Eh dapat sinasabi niya rin yan sa mga Duterte. Kasi bakit? Eh bagamat hindi nila inaamin, pero sino ba nasa likod ng pagsasampa ng kasong cyber libel kay Walden Bellio? O si Walden Bellio, sinampahan ng kaso eh. Pero dinideny ni Sara Duterte na may kinalaman siya. Sabi niya lang yun. Ano? Ako di ako naniniwalang wala siyang kinalaman doon. Ano? O kaya, kayo mga didishits kayo, yung mga sinasabi ninyo, laging bumabalik sa inyo. Kanina may nanonood tayong didishit. Sabi niya, bakit nyo sinusuportahan ang adik na Pangulo? Eh, ipinakita natin yung video nung adik niyang Pangulo. O, biglang iba siya ng tema niya. Siya Wase, maraming salamat ha. Ito yung adik nilang Pangulo eh. O, ipakita natin ha. Eh, tayo po ay hindi nagsisinungaling sapagkat totoo po ito. Yan mismo ang pahayag niya, oh. Pakinggan niyo. It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako. Diba? Para siya mismo umamin. Adik. Nagmamariwana daw siya. Tapos ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito deepfake. Ito ay bigyong totoo. Naka-upload pa nga ito sa PTV, oh. Sa RTBM Malacanang at sa iba't ibang platform dito po sa social media, sa Facebook at YouTube. Oh. Sabi niya, nagmamariwana siya. Ulitin natin. Para magising sa ibang pinakaya. It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para mo. Diba? Sino ngayon ang adik?
Manteting to mga didisit na to. Oh, anyway, wala pang development. Sige, pansamantala na muna tayong maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa lahat na nag-send ng kanilang blessing, ha, kay Mercado Sara, kay Ibian Bell, kay Yuri Sasaki, kay Rida Bogues, kay Shia Wase. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nakasama natin, masaya ngayon. Very good, very good. Ha? Yan ang word of the day natin ngayon. Very good, very good. Congratulations sa atin lahat. Tagumpay natin ito so far. Hanggang dito na lamang at shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.